for the Reds. What's up, guys? For today's video, we're headed to Eman Works sa Muntinlupa. Sinisimula na ni Papa Gatsi yung pagbaklas ng motor. I'm not sure kung nakikita nyo, pero nakaangat na to. Pero bagong lahat. Anti-budol muna tayo, mga sir. So, mga kabres, bumili tayo ng plate holder sa Lazada. Yung shocks mo, William, napansin ko, balik to eh. Parang kailangan palitan eh. Ito ko lang ha. Tanagos pa lang. So guys, kayo, check niyo yung baterya niyo kung 1 year na mahigit. Check niyo lang, baka dumulobo na, oh. Nagbibilog na yung baterya. Handa ka na humarap kay Jassy. Nakakabahan ako, grabe. Parang ayoko muna umuwi, pwede ba makitulog muna siya? Mga lawyer lang talaga yung may mga ganyang sticker. Man. Mga nabudol ni Motobridge bumili ng Panarea. Pinili, baka naman. What's up, guys? For today's video, we're headed to Eman Works sa Muntinlupa. Right now, we are at BF Homes. Punta tayo ng Alabang. Kasama natin si Doms at si Monica na naka Benelli Panarena White. Ang plan ko for today is magpapalit ako ng baterya ng Benelli Panarena namin kasi 1 year and 4 months na yung baterya na to. Medyo feeling ko parang pumapalya na eh. Kaya it's just best and safe na palitan na lang din siya kasi hindi naman branded yung nakalagay dito na baterya. Stuck pa siya eh. So kaya tayo kay Eman pupunta, subok na natin yan. Ever since andito pa siya sa Parañaque, siya na yung nag-aalaga ng motor natin eh. Super trusted na ng Panarea community yan si Eman, kaya pupunta tayo dun sa kanila ngayon. Parang hindi dumudumi yung motor mo. Nakaka-carwash na. Napa-change oil mo na ba yan? Hindi pa, sa 1,000. Sa 950 na. Gusto, kaya ni Eman yan, may ganyan siya eh. Yun nga, kaya rin ako gusto ko namin. Ah. Para kahit pa paano, makilala ko din, tapos makilatis na itong bike. O kaya, magpapakustomize ako, may papagawa ako. Oo. Sa kanya na. So isa pa sa gagawin natin, guys, is yung ipapa-weld natin yung lagayan ng bracket natin dito sa Panarea natin, because there were times na nakikita ko sa groups natatanggal yung pagkakabit ng bracket, and then may tendency na baka madaglag yung bracket at yung back, sayang naman. Kaya ang gagawin natin, i-reinforce natin, i-re-weld nila yung area na yon. Tapos nakwento ko kay Monica yan, lagi niya pala nilalagay ng mga gamit niya pag pupasok siya sa office, yung mga laptops. Kaya sabi ko, it's just best and safe na pa-weld na rin siya. Kaya kasama natin sila ngayon. Kaya kayo, guys, kung mag-upgrade kayo ng bracket sa Panarea nyo, ipawid nyo rin as soon as possible tulad ng gagawin namin sa video na to, para safety lang. So guys, ipupunta kayo kay Brother Eman, i-waste nyo lang Eman Works para hindi kayo maligaw dito lang sa Muntinlupa yan. Oh, pogi oh. Magandang hapon, sir. Brother, long time no see, pogi. Brother! Masyado nagpapayaman tong dalawa na to eh. Hindi na mawala ng customer eh. No? So guys, dito tayo sa Eman Works. Sinisimula na ni Papa Gansi yung pagbaklas ng motor. Oh. Pero bagong lahat, anti-budol muna tayo, mga sir. Ang gagawin natin dito, guys, is babakasin muna yung mga kaha. Tapos klasin tong bracket, tapos papawelding na natin. Linis ah. Kasi yung master mechanic Eman Works. So ito yung guys na i-weld yung area na yan. Yan. As you can see,
as you can see, hindi naman siya naka-welding ngayon, no? So ito yung natatanggal talaga. Kaya talaga it's just best na pa-welding natin yan. I'm not sure kung nakikita nyo, pero nakaangat na to. Grabe, muntik na tayong mga diskrasya sa ano nga, sa mga kabitan na to. Ano ba tawag dito, bro? Ayun, no? Pares lang nito. Bugi, nakaangat na nga, oh. Nakapress lang kasi siya. Ayun, no? Kung nakikita nyo, guys, nakaangat na siya. So, buti na lang talaga, libre tayo today. So mga kabres, bumili tayo ng plate holder sa Lazada. 45 pesos lang to, sabi ni Brother Eman. Swak naman daw. Yes. O, diba? 45 pesos? Easy. Goodbye na tayo sa kung ano man tawag dito. Oh, grabe. Ito po ba yung... May meeting yung mga loyal. Mga... gumagawa ng mga ano, ambulas to ka. Grabe. Na halimaw yung ano. Halimaw yung MDL. Mga loyal lang talaga yung may mga ganyang sticker. Yan. Yan o. Mga nabudol ni Motobrids bumili ng Panarea. Pinili, baka naman. Ayos na. May plaka na tayo, guys. Oo, sabi ko, black nandito na. Pinong-pino na, oh. Very safe na talaga lagyan ng ano, mga gamit yung box. Solid. So brother, bakit mo pinipinturahan? Para di siya kalawangin kasi mas kalawang saka para malinis siya. So kamusta naman yung duty mo as a nurse? Okay naman, dami pasyente ka dyan. Yung shocks mo, William, napansin ko, balik ko eh. Parang kailangan palitan eh. Delikado yan. Okay. Lalo kapag ano, ginagamit niya ni Mrs. Fred, naku, ewan ko lang ah. Itagas pala, no? Delikado. Delikado. So nakita niyo naman guys, ganda ng t-shirt ko, no? Anti-Budol Club. Pero bigla na napa-olin si Monica. Ako yung pinudol. Welding lang dapat to, pero... Alam ko, masasamahan ka lang namin. Interviewin natin si Monica. Monica, anong after ng duty mo? Ang daming pasyente kanina. Ingat kayo guys, marami ulit cases ng COVID ngayon. Anong pakaramdam na nabudol ka? May natural pa ako sa katawan ko, so hindi pa ako makareact, pero sige, Kebs. Pero aprobado naman ni brother, eh. Na-testing bonus. Yun. Uy, tingnan mo dito sa angle na to. May parang problema may yung rotor mo. May tulo, oh. Balik ko, tsaka parang may tulo. Ayun, oh, lakas ng tulo, oh. Grabe, kailangan ano yan? Kailangan mag Brembo? Oo, Brembo yan. Brembo sagot yan. Seryoso? Naku! Napalas bang budol na to eh. So yun na nga guys, wala na tayo nagawa kundi budulin yung sarili natin. Sinetesting ko kanina yung kay Gansi na ganyan yung
suspension niya. Ganda nung play. Yung stock kasi na Panerea since nanadaily ko na. Medyo maganda yung play pero matagtag or sobrang ano nung bounce niya. Yung play niya masyado na masado. Eh 91 kilo ko. Tapos tinesting ko yung kay Garci, ang ganda nung laro nung ano, suspension. Si DC Monel kasi ano ako, na-attract ako dyan, lifetime warranty eh. Kahit kunyari, masira yan ngayon, mabend, papalitan nila. Solid talaga dito sa Enman Works oh. Dito na natin angkasan ng mabigat to. Bakit labas mo naman? So, Lobo. Oh? Eh, oo nga. Lobo na? Sige. Ang party-party na ba? Seryoso, Lobo yun. Eh, hindi dito. Oo nga, no? Hindi na siya pantay. So yun guys, 1 year and 4 months tong baterya natin. Lobo na daw. Ay, actually, hindi daw eh. Lobo na talaga, oh. Ang ipapalit natin is OD gel battery. So my job is ano, my job here is done. Dalawang olits na budol. Ayos, ayos. Ayos, tindi ko mission. So ano pinag-aiba brother ng ano? Gel sa water type battery ba tawag doon? Yung gel kasi instead na water yung ginagamit niya na electrolytes doon sa loob. Sa kanya gel. Mm-hmm. Mas yan. Advantage mas, ba pa ano siya? Mas walang magli-leak kasi walang tubig na laman eh. So kahit anong position din, pwede siya. Yan. Yan ang gusto ko. Kahit anong position, pwede siya. Yun. Battery yung pinag-uusapan natin. Yan. Battery lang ha. Battery. So guys, kayo, check nyo yung battery nyo kung 1 year na mahigit. Check nyo lang, baka dumulobo na o. Nagbibilog na yung ano, battery. Unta yung nga minsan sa baterya sa AA, AAA pag may konting leaks or nabilog na, pinapalitan na natin eh. Paano pa kaya yung sa motor natin, di ba? Paano na? Handa ka na humarap kay Jassy. Nakakabahan ako, grabe. Parang ayoko muna umuwi, pwede ba makitulog muna sa iyo? Tandaan mo, mas madaling mag-sorry kaysa mag-yoon. Next time ulit, antayin mo na lang to. Yes, bro. Yeah, brother, feedback na lang sa ano, sa performance. Matik. Ako na bahala mag-shout out. Ako bahala sa'yo, brother. Bro, in-adjust ko na rin preno. Ah, kaya pala, bano, tumigas na. Nice one. Thank you. Ganunin mo yung ano mo. Okay, adjustable. Softer. Iba no? Sulit eh no? Oo. Sabihan ko si Lajas. Oh? Sarap eh no? Ano talaga? Si ano kasi yung stock. Sobrang lambot niya masyado. Parang yung maaldag na siya. At least ito adjustable eh no? Ngayon yung mga lubak tayong dinaanan doon. Nandaan ko sa labak. Oh? Tinesting mo talaga? Water breads up you! Panalo. 91 kilos pa ako tapos. Alright guys, so ang ginawa natin kay Eman Works. Number 1, pina-weld natin yung kabitan ng rear brackets natin. Kasi there were cases, tulad ng sinabi ko kanina, there were cases na tatanggal yung mga brackets. Dahil na rin sa bigat nung laman ng top box. So yung pag-welding na yon, mas ni-reinforce lang natin yung kabitan ng brackets natin para lang safe tayo at kampante pag may laman na kung ano man bagay yung top box natin dito sa Panerea 125 natin. The second is yung baterya natin. Since 1 year and 4 months na itong motor, pina-check ko yung baterya, medyo lobo na. It's not a good sign. Hindi naman normal na lumobo yung baterya. Kaya nagpalit na rin tayo ng OD gel battery. That's 800. I mean, that's 900 pesos.
kayo guys, check nyo rin yung baterya nyo, lalo na 1 year mahigit na, kung lobo ba siya or hindi. And lastly guys, katulad din mo kanina, hindi namin in-expect na magpapalit kami ng rear suspension. Wala talaga sa plano yon. So nangyari is, tinesting ko yung motor ni Papa Gansi. Na siyempre na curious din tayo kung kamusta yung feels nung Ohlins na copy niya, adjustable pa. Grabe nung tinesting ko, sobrang laki ng diferensya niya talaga sa ano, sa stock na suspension. Sobra na kasi yung sobra, you know, grabe. Sobra na kasi yung play nung ano, nung stock suspension ni Panarea, na parang masyado na akong inaadag. Kaya nung binigyan kami ng magandang deal ni Papa Gansi, siyempre tinake na namin yon. So big shout out brother, sa sobrang magandang deal na binigay mo. Also kay Eman, sobrang solid nung knowledge niya talaga sa Panarea. Ang dami niyang senior sa amin. In-adjust pa niya yung preno ko kasi tinesting niya yung motor ko. In-adjust pa niya yung preno. So mas maganda na yung kapit ng preno ngayon. And then soon may mga adjustments pa tayong gagawin dito sa motor natin para mas masarap gamitin. So yun lang guys, hopefully sa mga Panarea users out there, hopefully nagkaroon kayo ng idea kung ano yung next upgrades nyo. Mapapalit baterya man yan, ipa-weld yung lalagyan nung bracket, rear brackets, or magpalit ng rear suspension. So if you guys finished the video, maraming salamat. And if you're not yet subscribed, hit that subscribe button. We would totally appreciate that. So you guys always ride safe. Dito na lang, uwi ang time na. Peace.